So ngayon gagawa tayo ng carbonara. Ito kailangan natin sibuyas, bawang, cheese na cheesy, at saka San Marino corn tuna, pasta, paminta at magic syrup, at ito ang isasalt natin yung malin, chicken flavor. So ngayon magpapakulong muna tayo ng tubig, lagyan natin ng asin at mantika habang tayo ay naghihiwa ng mga malin. At ito na nga, iwain na natin yung sibuyas. Dahan-dahan lang tayo sa paghihiwa, ano? Hindi pa ako medyo sanay maghiwa-hiwa ng sibuyas na inihiwa pa yung sa gitna. Yan, sunod naman yung bawang. Medyo pinuhin lang natin yung bawang, no? Meron naman kaming gamit na pangpino kasi mas bet ko talaga itong maghiwa-hiwa. Tapos niyan ay buksan naman natin yung maling. Ayan. Mag-ingat kayo sa pagbubukas ng maling, ha? Baka kayo ay masugatan. Yan, nabuksan na, diba? Ihiwain na natin siya ng pa-square. Maliliit lang. Ito lang yung ginawa kong pangsahog kasi ito lang nakita kong available dito sa bahay. Dapat giniling. So yan na lang para di sayang, ano? Pero masarap din naman. Ayan, sa mga nag-nestle cream at saka yung carbonara style spaghetti sauce. Yan din ay nakita ko lang din dito sa bahay. Stock dito, so sinama ko na. At ayan na nga, kumukulo na ang ating tubig sa pasta. Ilalagay na yan. Halu-haluin lang natin hanggang 8 minutes. Yan na. 8 minutes to 10 minutes ko siya kinakuluan. Pag na-ano nyo nang medyo malambot, pwede nyo na siya tanggalin. At ayan na siya. Ganyan itsura niya. Binanlawan ko nga pala yan, ha? At ito na nga, magigisa na tayo. Ang inuuna ko talaga ay sibuyas. Kaso, parang inuuna ko dyan ay yung bawang. Ewan ko ba? Siguro natataranta na ako kasi ang tagal-tagal kong kumilos, diba? O, ayan. Sunod yung sibuyas. At yung San Marino corn tuna. Ayan, may tumansit pa nga, diba? Yan. Ang hirap niyang itaktak. So, ayan na nga. Halu-haluin lang natin. Pagkatapos niyang haluin, ay ilalagay ko na yung carbonara sauce na natira dito sa bahay. Pero masarap siya, ha? Makreamy din siya. Yan. Halu-haluin nyo lang. Tapos, isunod nyo na yung nestle cream. Yan. Nestle cream. Halu-halu lang din yan. Pagkatapos nyan, ay nilagyan ko na nga pala yan ng paminta at magic syrup. Hindi ko lang siya nakuhaan. Ayan, nilagay ko na rin yung maling. At pagkatapos yan, halu-haluin nyo lang ulit. Pag nahalo nyo na ng malala, ilagay nyo na yung ano, yung pasta, no? Wait. Ayan, ang tagal ko, diba? Ayan nga pala, nilagyan ko siya ng oyster sauce. Yun, oyster sauce. Pampalasa din. Masarap siya. Ayan, lagyan na natin yung pasta. Dahan-dahan lang. Medyo nangangawit ako dyan. So, kaya pinutol ko yung video. Tapos yan, halu-haluin nyo lang. Yan, ang sarap. Okay na, finish ang ating carbonara. Thank you sa panonood. Napaka-creamy niya, promise. Ang sarap. Ganto talaga tayo pag medyo boring-boring, no? Kung ano na lang niluluto natin. At saka, swak sa budget to. Mga 120 lang yung ginamit ko rito. Tapos yung iba, mga tira lang dito sa bahay na. Turan na natin. Tinen, tinen, tinen. Charot. Bye-bye.